So, ito yung titatanggalin ko. Thermostat. Bahay tinanggal ko na yung elbow. So, ito yung thermostat niya. So, yan oh. Kasi ito yung sira. Yan, sira yung goma niya. Yung goma sa giliran, wala na rin. Wasak na. So, yan. Sira yung kanyang thermostat. Kaya pala siya nag-overheat. So, sira yung kanyang thermostat. Kailangan natin siyang palitan. Yan. Papalitan ko siya ng thermostat to. Bagong thermostat. Kakabit na natin siya dito. Yan.
Lagyan natin yung kanyang socket sa indicator. Okay. At yung kanyang socket sa compressor. Ayan. Sa compressor ng aircon, sa AC compressor. Dito madukot. Yun siya, socket niya. Okay, presto. Ayan, okay na. So, lilinisin ko na lang itong mga mancha na ito ng tubig. Ayan. Para okay naman. Okay na siya. Lalagay tayo ng coolant at okay na yan. So, yun lang mga bossing, mga kamekanik. Yan ang naging problema niyan. Tumaas ang temperature dahil doon sa sirang thermostat valve. Okay? Lalagay na tayo ng coolant. Lagyan natin siya ng coolant. Ito, wala siyang bleeder screw. So, ang technique naman dito, ikapuno na, takpan nyo, banda rin, after 5 minutes, patayin nyo, tapos maya-maya ulit, start, pag lumamig, saka nyo magbanto ulit yung tubig. So, yung iba, ginagawa, nilalagyan ng imbudo, tapos nilalagyan ng tubig habang umaandar, pero yung nagkakaroon ng pressure yan eh. Tutulak at itutulak din yung coolant pa malabas. Habang umaandar, may imbudo rito, tapos may tubig. Pwede rin yun, pero sa experience ko kasi, ginagawa ko na lang, pag napuno ito, tinatakpa ko siya ng ano, pag napuno siya, tatakpa ko siya nito, radiator cap. Then, start. After 5 minutes, papatayin ko siya, yan ako sa lumamig. Then, buksan nyo, at makikita nyo, kulang yung tubig niya. So, ibig sabihin, pumunta na sa system yung tubig. So, ganun yung ginagawa ko pagka walang bleeder screw sa tubig para i-bleed. Ganun ang technique ko naman. Kasi kanya-kanya, iba't ibang technique yung mga mekaniko eh. Hindi naman pare-pareha siya eh. Baga, nagbabase yun sa kanyang experience. Kung saan ka, kung saan mo nakikita na maganda yun, okay, yun gawin mo. So, hindi naman natin sinasabi na mali yung ginawa ng iba o mali yung ginawa ko. So, ganyan yan. At least yan, may hangin pa talaga yan. So, lagyan natin siyang ganyan. Coolant. Tsaka natin siya paandarin. At after 5 minutes, patayin natin. Lamig ng konti. Tsaka dagdagan ng tubig. Okay. Pero yun, mga libag na yun, lilinisin namin. Lilinisin ko namin para maging okay naman. Ito yung mga under na. Diyan ako na siya na shot valve. Okay na siya. Bali, kaya after na lumabig, buksan ko ito. Para mag-fill up ulit tayo ng coolant. Kasi medyo na yun, coolant yun. So, ganun yung ginagawa ko. Wala kasi bleeder to. After 5 minutes, sumanda. Kami din ang konti, buksan. At pwede pa ako nauli ng coolant cap siya. So, minsa, nag-overheat. Water temperature, water pump. Tapos ito, mataas yung temperature, pero ang sira nito ay thermostat valve. Thermostat valve. Ito. Okay na. Lalo ngayon, tagilid dito sa Saudi Arabia, malimit yung mataas ang temperature. Kailangan talaga full check-up tayo sa sasakyan para hindi siya mag-overheat. So yun lang naman titin natin pa nag-overheat eh. Yung auxiliary fan, thermostat valve, water pump, then yung ano, check up yung mga hose kung may mga leakage. Kung may mga leakage yan ng tubig, isa rin yung nag-equation ng overheat. So kailangan check up. So ganun lang po. Subscribe to my channel, Boy Kabato Vlogs. Mechanic ito sa South Area. Bye-bye.